Good morning mga kasimple, panibagong araw na naman, panibagong pag-asa, panibagong vlog ni Gia TV. Kung wala pa kayo sa channel ko, don't forget, follow, like, subscribe, and call. Ngayon mga kasimple, ituturo ko sa inyo kung paano, kung ano ang tip. Paano magiging safe sa pagdadrive. Ngayon mga kasimple, isishare ko sa inyo ang karanasan ko sa pagdadrive. Sa almost 26 years akong nagmamaneho, ngayon pa rin ganito pa rin, driver pa rin ako. Kaya ituturo ko sa inyo ang nalalaman ko kung paano maging safe kung ikaw ay batika na driver na. Unang-una, ikutan mo yung sasakyan, i-check mo yung apat na gulong kung hindi flat. Pangalawa, buksan mo yung hood at i-check mo yung langis, kulan, brake fluid at tsaka battery. Pagkatapos noon, kung okay na ang lahat, pasok ka na sa loob ng sasakyan. Pero mga kasimple, ituturo ko sa inyo ang actual kung anong gagawin ko sa pagmamaneho para yung wala pang karanasan yan sa pagmamaneho, para malaman mo kung anong gagawin, kung ano ang magiging safe sa pagmamaneho. Abangan nyo lang mga kasimple. Ngayon mga kasimple, ituturo ko na sa inyo kung paano ang actual na paggamit ng kotse. Ayan mga kasimple, yung mga kotse ni Bossy. Pero hindi yan ang gagamitin ko mga kasimple. Nasa labas ang gagamitin ko. Ayan, pintahan natin. Puntahan ko na yung kotse ko. Kotse ko talaga. Ito yung kotse na gamitin natin. Automatic kaya na sobrang easy lang talaga. Gaya ko muna yung tubig ko dito sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko. Parang magiging set ang iyong pagkakas. Mga kasimple, ikutan mo muna yung mga gulong kung okay, okay naman. Ayan ang ginagawa ko mga kasimple. Ayan, okay naman. Pangalawang step, ano, mga kasimple, buksan mo yung hood. Ang sinasabi ko kanina, buksan mo yung hood. Ito yung bukas mga kasimple. Tapos tingnan natin sa ito mga kasimple. Unang-una mo yung langis. Kumuha ka ng tissue. Papunasan mo yung kapitang langis din sa langis din. Thank you.
Ayan mga kasimple, may fluid. Okay pa. Parang maluwag ah. Okay na mga simple. Sarado na natin. Ayan mga kasimple, pasok na tayo sa loob ng kotse. Pagkatapos ay check natin yung ano sa makina mga kasimple. Ito yung susi. Ito yung susian mga kasimple. Kita mo ba? O yan yung susian. Yan. Paano natin pandarin mga kasimple? Yan o. Makikita mo yun mga kasimple. Yung kulay dilaw na yan. Pag namatay yan, saka mo pandarin. Saka tapakan mo yung preno para paandar siya. Yan o. Ito yung preno mga kasimple. Yan. Tapakan mo para aandar siya. Ayun mga kasimple, umandar na. Umandar na mga kasimple. Antayin mo mga 5 minutes mga kasimple. 5 minutes. Para okay na yung andar. Kasi, unang andar kasi mga kasimple, parang manginginig-nginig pa yan. Kasi, kailangan na lamigan ng makina niyan. Tapos, yun. Makita natin ang ano. Tapos sunod, una nating buksan mga kasimple. Check muna natin yung langis mga kasimple kung okay. Ayan o, kailangan talaga langis muna o. Halos kalahati mga kasimple pa. Kalahati pa yung langis natin. Ayan. Tapos, yan mga kasimple. Sunod natin gawin mga kasimple. Ito. Medyo mainit eh. Aircon naman mga kasimple. Ito yung aircon. Lagay natin sa number 2. Ito mga kasimple. May number 1, number 2. Number 2. Tapos, itong easy mga kasimple. Ito easy oh. Kailangan pindutin natin to easy para lumamig siya oh. Easy. Yan. Oh, nagkulay dilaw na rin mga kasimple. Okay. Kung gusto mong malakas yung aircon mga kasimple, yung blue, pang palamig yan. Pag ginanong sagad yan sa lamig, bro, magiginaw ka. Kung gusto mong ano kasimple, yung mainit, itong kulay pula na yan, pang painit. Kung nasa ibang bansa ka, diba, nag-yelo doon. Ito yung mga kasimple. Lagay mo lang sa ano pula. Kung gusto mong may heater kasi ito mga kasimple, kotse. Tapos ito mga kasimple, automatic tong kotse. Sobrang easy drive mga kasimple. Tapos pag alis ka na, siyempre magsiselfbelt ka. Ito, gamitin namin selfbelt. Gamitin mo yung selfbelt mga kasimple. Ito kasimple ha. Ito yung selfbelt. Ayan, ano na yung selfbelt ha. Kailangan itusok mo dyan. Tapos mga kasimple, diba, umaandar na. Ayun. Ito mga kasimple, ito naman matik to. Ito yung cambio niya. Parking, reverse, neutral, drive. Drive din tong S pero ano, yung parang pang ano yan yung S na yan mga kasimple. Kung kalimbawa nasa buhanginginan ka, ilagay mo sa S. Yun ang ano dyan, purpose yan S na yan. Parang kumakamo talaga yung gulong yan. Yan ang purpose yan mga kasimple. Tapos mga kasimple, kung gusto mo nang tatakbo na sa sasakyan, ito eh. Ito yung handbrake mga kasimple. Pipindutin mo lang to dito sa ano. Pipindutin lang to sa ano yan o, pindutan. Para may baba siya. Yan. Yan mga kasimple. Tapos sunod mga kasimple. Tapos yun. Itong cambio ilagay natin sa drive. Yan o. Sobrang easy lang mga kasimple. Pag mamaneho. Yan. Tatakbo na tayo. Yan. Takbo na tayo mga kasimple. Yan o. Sobrang easy lang sa pagmamaneho kasimple. Matutunan mo talaga kay ko. Yan o. 5 days. Matagal na nga yung 5 days eh. Tapos pag nagmaneho ka mga kasimple, focus ka talaga. Halimbawa, gamitin mo itong sedmero na yan sa gilid, kabilaan. Ayan, kabilaan sedmero. Kasi sa panahon nyo, sobrang dami ng motor mga kasimple. Mga kasimple, yung video ko. Ay, sa sunod na video, ipapakita ko nung kung paano pagpapakasimang sasabihan. Yung muna kasi medyo mahawa na yung video ko. Ha.
maraming salamat at dito na lang po.